Hi everyone, welcome back to my channel again. Malungkot, magulo at masaya ang nangyayari sa paligid natin ngayon. May pandemya na nga, iba't ibang pampagulo pa yung mga naririnig natin at napapanood natin. So ang nangyayari, may stress na nga tayo sa personal na buhay natin. Nai-stress pa tayo dahil sa ibang tao na nasa paligid natin. Pero bago ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Pakiclick na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Nasa sentro ng usap-usapan ngayon, si Yorme Isko Moreno. May nasabi kasi si Yorme Isko na sana ay bumili muna ng gamot ang ating gobyerno at itigil na muna yung pag-aangkat ng face shields. Nasabi rin ni Yorme na sana nga daw ay tanggalin na ni Pangulong Duterte yung mga tao na kaupo sa gobyerno na walang ginagawa at mga tiwaling opisyal. Ayon kay Yorme, yung mga gamot na katulad ng Remdesivir at Toxilizumab na mga ginagamit panlaban sa COVID-19 ang dapat na unang bilhin kesa sa mga face shields. Sinagot ito ngayon ni Secretary Harry Roque at ang sabi ni Secretary Roque, itong mga face shields naman daw kasi ay nagbibigay proteksyon sa ating mga mata. Dahil sa ating mga mata ay pwedeng pumasok yung COVID-19 virus. Dinagdagan pa niya ito at sinabi nga niya na kaibigan niya rin daw si Yorme Isko. Pero katulad daw ni VP Lenny, kakandidato rin daw si Yorme Isko sa darating na eleksyon. At sabi pa niya, kahit daw hindi pa nag-aanunsyo kung kakandidato nga ba si Yorme sa darating na eleksyon, ay sigurado daw siya na tatakbo ito. Ang parang sinasabi dito ni Secretary Roque, pamumulitika ang intensyon ni Yorme Isko. Kung kaya nag-iingay ito ngayon, may reklamo din kasi si Yorme Isko tungkol sa pag-extend ng MECQ hanggang September 15. Kasi supposedly, yung ECQ ay matatapos na ngayong araw, September 8. Kaso biglaan nga na in-extend ito hanggang September 15 ulit. Marami ring mga negosyante at mga empleyado ang umangal dahil sa biglaang extension na ito. Lalong-lalo na yung mga negosyante na ang mga items nila ay perishable. Kumbaga, extension ng isang linggo ulit, mabubulok at masisira yung mga stocks na binili nila dahil akala nga nila bukas, September 9, ay wala ng ECQ. Ganon din yung mga empleyado, marami rin ang hindi natuwa dahil iniisip nga nila na bukas makakapasok na sila ulit sa trabaho nila. Pero dahil sa extension na ito, extended na naman na wala na naman silang kikitain ng buong linggo. Itong sagot ng Secretary Harry Roque kay Yorme Isko Moreno ay hindi nagustuhan ni Yorme. At dahil nga dito, sinagot niya ngayon si Secretary Roque. At panoorin natin ngayon yung sagot ni Yorme. What is politics there? Sinasabi lang naming mga mamamayan, gamot po ang kailangan namin, hindi face shield. Gamot. Attorney. Gamot ang kailangan ng tao. Maraming beses na pinipigilan ko, damdamin ko eh. Dahil ayaw ko ng away. Ayaw ko talaga. Kasi ang away walang buting idudulot eh. Pero ang hirap kausap ng bingi. Ang hirap kausap ng bungol. Oh, talaga sa totoo. Eh sa atin, wala kasi silang idea, sila namumuhay sa Disneyland. Hindi na sa reality. Nangangamatay ang tao. Brad. Brad ba yun? Mars. Nangangamatay ang tao. Nangangamatay ang tao. Ako, nananawagan ha. Buong kababaang loob, gusto nyo lumuhod pa ako. Mr. President. Nananawagan ako sa iyo, Mr. President. Tanggalin nyo yung mga taong walang malasakit sa kapwa niya. Ako talaga, ano na tayo, magkwentas claras sa tayo. Anyway, kakaharapin ko naman kayo sa Oktubre. Bakit? Excited ka, Pat? Hindi, pero bago dumating ang Oktubre, bumili muna kayo ng Tocilizumab ngayon. Kasi ngayon nagkukwentuhan tayo rito, kanya-kanya tayong pakara dito, may nangangamatay ngayon. Yan ang katotohanan ng buhay, baka lang hindi nyo na alam. Kaya, Mr. President, nakikisuyo naman kami. Nangako ka naman sa amin eh. Naniniwala naman kami sa iyo eh.
Tanggalin mo na yung mga taong walang malasakit at walang modo at kung sumagot pabalang-balang na para bang ang buhay namin walang kwenta. Lahat naman ng pinagawa nyo sa amin, ginawa namin. Sabi nyo, magbakuna. Oh, yung numero namin, hindi maikukubli. Yung mga taga-Maynila, nakinig. Pati mga dayo dito, binakunahan namin. Ano susunod? Face mask? Wash your hands? Practice physical distancing pa rin? Hanggang kailan? O ako naman ang maniningil bilang mamamayan. Huwag mayor. Mamamayan ako eh. Parapatan ko maningil. Asan ang mga pinangako ninyo? Wala kayong inintindi. Buhok na may buhok. Taba ng may taba. Brief ng may brief. Eh kami naman ano lang eh. Nag-ano lang kami ng hinaing. Sa Maynila din naman. Di naman perfecto gobyerno ng Maynila eh. May hinaing din naman ng ibang tao. Pero kami, nakikinig. May tenga. Kayo bungol. Hindi talaga. Kaya ako, Mr. President, nakikisuyo lang. Buong kababang loob, Mr. President. You still have 8 months. I don't want to teach you what to do. Pero nakikiusap kami. Makisuyo lang, Mr. President. Tanggalin mo na yung mga talipandas na kawani ng pamahalaan. Yung walang malasakit. Nakikiusap kami, Mr. President. Yan na lang. Yan na lang. Yung mga pasanggano-sangganong sagot, nabili na yan. Kumita na yan noong 2016. Nabili na yan. Gusto nyo sanggano, baba kayo sa gobyerno, o punta tayo sa Tondo, sa Moriones. Bibili namin kayo. Total, nagbebenta kayo ng away. Pero wag natin dadalhin yung away sa gobyerno. Tapos ang apektado, tao. Ginagawa natin ping-pong. Sinuchubibo nyo kami. Puro naman kayo manduduro. Pakita nyo, tapang nyo dito. Basta magkikita tayo sa finals kung gusto nyo ng politika. May panahon kami para sa inyo. For now, magligtas tayo ng tao. Kaya yung ano, marami namamatay sa maling akala. Hindi ko masisisi talaga yung mga kaparian. In fact, hindi ko masisisi pati mga negosyante, lalo na yung small and medium. Kasi umaasa lang sila ng kanilang pagbubukas o base sa firm decision. Eh, pagpabago-bago, hindi mo masisisi yung simbahan. Nakita ko yung statement ng simbahan. Sabi nga nila, saka na lang kami magdidesisyon kapag nakapagdesisyon na kayo. Kung may direksyon na kayo. Talagang ano eh, nalulungkot tayo. Kasi George, Romel, tanongin nyo yung mga Metro Manila mayors. Iba yung pinagmitingan namin nung umaga eh. Kahapon ng umaga, alas 9. Pagdating nung hapon, nagulat kami lahat eh. But be that as it may, no? Basta tayo, focus lang. Focus lang tayo. Trabaho na trabaho. Ngayon, may kakaharapin pa tayong isang suliranin. I hope, hindi matuloy itong malakas na bagyo na to. Ito na naman. So, magpapatong-patong. So, yan lang tayo eh. Nakakalungkot, but we have to endure. We really have to endure this shenanigans. Itong perya. Itong barbero. Yung barbershop. We really have to endure. Piniliin natin yan. Kaya, magano na lang tayo. Magkaisa na lang. Nakikita ko rin yung punto dito ni Yorme Isko. Kasi parang napapansin ko rin sa panahon ngayon na kung may isang tao na magbibigay ng kanyang suhestyon, sasagutin ito ng mga taga-administrasyon na yung tao ay namumulitika. Parang naging paboritong salita ngayon, yung salitang pamumulitika. Sa panahon kasi ngayon, lalo na't may pandemya, ang kailangan natin talaga ay ang pagtutulungan. So sana alisin na muna natin yung iba't ibang kulay na sinusuportahan natin. Kasi sa anumang relationship, hindi talaga healthy na yung isang side lang yung papakinggan natin. Tulad din sa atin ng mga ordinaryong citizens.
Marami rin sa atin actually ang neutral. Kumbaga, bukas yung mga isip natin sa anumang magandang mga suggestion. Kaya mali rin para sa akin na iisipin ng ibang tao na porket hindi identified sa current administration ang isang tao at nagbigay ito ng suggestion or ng kanyang opinion, ang iisipin agad ay kinakalaban ng gobyerno at iisipin agad na namumulitika yung tao. Kasi sa isang demokrasya, dapat pinapakinggan natin ang anumang suggestion, anumang opinion at ang hinaing ng bawat isa. Dahil kung walang ganito, papano na tayo? Kasi para sa akin, hindi rin ako naniniwala na ang magagandang idea ay hawak lang ng iilang tao. Bawat isa sa atin, meron tayong mga ideas na maaring makatulong. Kaya wala ako nakikitang masama doon sa sinabi ni Yorme na unahin sana ang bumili ng gamot ng DOH kesa dito sa mga face shields na ito. Si Secretary Roque naman, instead na ipaliwanag niya yung programa ng gobyerno or ng DOH, bilang sagot dito kay Yorme, ang ginawa niya, ang sinagot niya, namumulitika si Yorme. Parang nakaka-offend din kasi yun sa part ni Yorme, na hanggang ngayon ay hindi pa naman siya nag-e-express at hindi pa siya nagko-confirm kung tatakbo nga ba siya sa darating na eleksyon. Kumbaga parang pinapangunahan na siya ni Secretary Roque. At kung sakasakali man na kinumpirma nga niya na tatakbo siya o sakaling tatakbo nga talaga siya sa darating na eleksyon, may karapatan pa rin siyang makiusap sa ating gobyerno. Dahil siyempre, alam niya yung pangangailangan ng kanyang lungsod dahil mayor siya ng Maynila. Kung titingnan ko yung sagot ni Secretary Roque, para sa akin, yun ang pamumulitika. Kasi parang yun na lang yung laman ng isip niya. Parang ang bawat kilos at salita ng hindi niya kaalyado, pamumulitika agad yung tingin niya. Na kung tutusin naman natin, wala pang nagfa-file at wala pang nagde-declare ng candidacy para sa darating na eleksyon. Sana ipagpaliban na muna yung mga usapin tungkol sa darating na eleksyon. Lalo pat ang taong bayan naman ang maghahalal kung sino ang mamumuno sa ating bayan sa susunod na eleksyon. So hindi na nila kailangan isubo pa sa atin kung sino yung bobotohin natin. May mga utak tayo at meron tayong mga isip kung sino ang para sa atin ang dapat na ihalal natin sa darating na eleksyon. At sa ngayon, na tumitindi lalo yung infeksyon sa ating bayan, mas maigi siguro na pag-usapan natin yung tungkol sa pandemya at hindi tungkol sa pamumulitika o ano paman. Huwag din sanang isipin na ang bawat suggestion o opinion na hindi in line sa ating government ay pagpapakita na ito na kinakalaban ng ating gobyerno or namumulitika. Kasi hindi rin naman perpekto ang ating gobyerno at walang gobyerno sa buong mundo ang perpekto. Kaya sana i-welcome din natin yung mga ibang suggestions. Lalo pat kung para sa taong bayan naman ang mga ito. Itong remdesivir na sinasabi ni Yorme, isa itong gamot na kailangan ng isang taong tinamaan ng COVID. May kaibigan kasi ako na tinamaan ng COVID. Mabuti na lang nakasurvive siya. At itong remdesivir ay isa sa mga gamot na ibinigay sa kanya ng doktor. Ayon sa kanya, 7,000 per vial ang cost ng isang remdesivir. 8 vials yung ibinigay sa kanya total. So meaning, nasa 56,000 ang ginastos niya para lang sa remdesivir. Kaya kung mahirap ang isang pasyente, malamang mamamatay talaga. Compared sa face shields, oo, nakakatulong din talaga siguro itong face shield. Pero ang alam ko kasi sa buong mundo, Pilipinas lang ang nagre-require ng face shields. Kasi dito sa UAE, kahit nung kasagsagan ng pandemya last year, na kung saan ay nagkaroon din dito ng lockdown, hindi ko narinig sa UAE government na nire-require ang mga tao dito na gumamit ng face shield. So ibig sabihin, we can do away with face shield. Tama nga naman si Yorme na mas importante ngayong gamot kesa sa face shield. At sana nga i-take into consideration din ito ng DOH at pag-isipan ng mabuti. Alam din natin na marami na rin ang nawala ng tiwala sa ahensyang ito ng ating gobyerno. At sana this time makinig naman sila. Again, ang isyung ito na sinasabi ni Yorme ay hindi tungkol sa nalalapit na eleksyon. Ang isyung ito ay tungkol sa pandemya na patindi ng patindi ang dagok sa ating bayan. So once again, maraming salamat sa panonood. Kapayapaan po para sa lahat. Kapit lang tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa at malulusutan din natin ang lahat ng ito. Stay safe everyone and God bless.